handa. For this day vlog, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang paggawa po ng 2x2 picture gamit ang Microsoft Office Word. Yes, ito po ay makakatulong sa mga wala pong Photoshop or hindi pa ganun kagamay ang paggawa sa Photoshop o sa anumang apps. Kung meron po naman tayong Microsoft Word sa ating mga computer, laptop, pwedeng-pwede po tayo makakreate ng 2x2 picture, 1x1 picture gamit ang Microsoft Word. Tara, samahan niyo po ako. Ayan, ngayon, turo ko muna sa inyo ang part ng Microsoft Word. Ayan, ano yung mga nakikita at nagagamit natin, ano mga tawag doon. Oh, let's go! Ayan, itong sa taas, yung may 2x2 blog na title, yung ang tinatawag na title bar. Ayan. And then, ito po sa may baba pa niya, yung may mga insert, design, o chubanes, menu bar. Ayan po yung mga menu bar. Ayan, kung saan makikita yung mga icon. Ayan. And then, yung sumunod po na ano natin, nandito po ang toolbar. Dito po natin makikita ang formatting toolbar and then yung mga standard toolbar na ginagamit natin pag i-edit and etc. etc. Ayan, ito po ang toolbar. Okay? Ito po, ulitin ko po yung title bar, itong blue, yung kung saan nakikita ang title ng ating project, yung ginagawa natin. And then, itong sumunod na linya, itong may file, home, and insert, design, and etc. or layout. Ito po ang tinatawag na menu bar. And then, yung sumunod dito sa baba, ito po yung standard bar and toolbar, formatting toolbar. And then, syempre, ito po sa gilid, yung na-scroll natin, pag hinold ang mouse, ang tawag po dyan na scroll bar. Ito po nakikita nyo sa ating working area, ito po ay cursor. Itong linya na nagbi-blink-blink pag mag-start tayo mag-type o gumawa ng project. Ayan, cursor. And then, ito po ang working area, itong blank, itong white screen na nakikita nyo, yung paper white na yan. Ayan. Ito ang working area na tinatawag. Then, syempre, sa gilid po, meron po ditong rulers and sa taas, ruler. And then, dito sa baba, ang status bar. Ayan, makikita nyo rin po ang status bar. Alright? Meron pa ba akong nakalimutan? Mga guide po yan sa paggawa ng project o ng paggawa natin ng report o kapag meron tayong kailangan na mga picture-picture. Ayan. Ayan. Nandyan po lahat. Makikita nyo yung mga icons na pang-edit na pwede nyong magawa. Alright? So, start na po tayo sa paggawa ng 2x2 picture and 1x1. Thank you! Ayan. First, buksan na po natin ang ating Microsoft Word. Ayan. Naka-open na po siya. And then, resize po natin siya. I-set up na po natin siya ng 4x6 inches para po sa ating 2x2 and nalagyan din natin siya ng 1x1. Alright? So, ngayon, nandito po tayo sa toolbar natin, sa file, home, insert, design, layout. Click po natin ang layout. Ayan. Then, page setup. Click po natin para ma-size natin ang papers natin. Makikita nyo sa page setup ang margin, paper, layout. So, dito po sa paper, click po natin dahil yung paper size ay kailangan natin. Then, down arrow, hanapin lang po natin, scroll down natin ang arrow natin ng 4x6 inches. Hanapin po natin. Ayan, 4x6 or 10x15 cm. Ayan po, click natin yan. And then, okay. So, ayan, na-set up na natin. Then, punta lang po tayo ulit dito. Ay, wait. Then, punta po tayo dito sa margin. Click natin ang narrow. Ayan, okay na. Naka-set up na po siya. So, i-zoom lang natin ng konti para kitang-kita. Ayan, I think ready na siya para sa ating 2x2 picture. And then, after that, ngayon, kailangan natin mag-insert ng shape na square para may guide tayo sa paglagay natin ng picture na gagamitin natin. And make sure naka-ready na din sa ating data o sa ating file documents ang ating mga picture na gagamitin o yung ating
2x2 picture na gagamitin sa paggawa ng ID picture. So, kuha tayo ng shape, ng square. Then, drag natin dito. Hold nyo lang po ang left mouse. Huwag nyo pong bibitawan. Then, kung sa palagay nyo, okay na yung square. Mukha na siyang square. Hindi pa po ito yung actual size ng 2x2. Guideline po natin to, ha. This is a guidelines para sa paggamit natin ng ating picture. Ayan. Ayan, kulay blue siya. So, double click nyo lang. Click nyo lang po yung shape fill, no fill. Ayan, para maging ano lang, yung border ay maging blue lang siya. Pwede natin siyang dagdagan ng kulay kung gusto nyo pong baguhin or palaparin po yung kulay, yung feel or style. Nandito lang din sa outline. Ayan, nandyan po lahat yan. Kung gusto nyo ng 1.5 na sukat, pwede din kung anong gusto nyong guide. Kung sa palagay nyo madali kayong makaka create ng 2x2 picture, ayan, nandyan po. Nandyan sa outline, right click nyo lang, then makita nyo yung style, fill, outline, and then, ayan, weight. So, ang kukunin ko lang po ay yung 1 point, ayan. So, may border na tayo, and I think ready na siya. Kunin na po natin ang ating gagamitin picture para sa 2x2, insert, then picture. Sa mga previous vlog ko about sa Microsoft Word, alam ko meron na ako Microsoft Word dati, naturo ko na yung pag-insert ng mga picture, kung saan kukunin. So, ito, click natin yung insert, then picture, then this device, and then hanapin nyo po yung picture na gagamitin nyo, ID picture, kung saan po siya nakasave, yung gagamitin natin. Ayan. Ayan, guys. Meron na tayong sample ng ID natin dito. Nagagamitin. Right click lang po natin. And then, crop lang. Wrap text and behind text para magalaw siya. And then, right click po ulit natin, then may crop. I-crop natin yung picture lang po, ha. Yun lang po yung kukunin natin. Ayan. I think okay na, enter nyo lang. Ayan. So pagka-crop natin, i-try na natin siyang ilapat dito sa guide natin na linya. Ayan. Alright. So, okay na po siya, guys. Kung makikita nyo na ano na natin. So, pwede natin delete-in na yung guideline natin. Ayan. Pwede na siyang i-cut para matira na itong picture natin dito. Then, right-click natin. Pwede natin siyang right-click and then pwede po natin siyang lagyan ng style or ng border kung ano po pang 2x2. Ayan, marami po dyan. Ayan, o outline, pwede din. So, ang gagamitin lang natin, yung outline natin, pwede naman, borders. Ayan, o, ayan, may sarili na siyang borders. After nyan, isa-size na natin siya ng actual size ng 2x2. Size lang tayo. Then, click nyo lang po yung right click, then layout yung size. So, dito sa absolute, 2 cm nakalagay, gawin natin inches. Wala po kayong babaguhin dito, kundi dito lang po, ha. Ayan, tapos, naka-lock aspect ratio. And then, yung original size niya, 2 cm nakalagay, ngayon ginawa na natin ng 2x2. So, okay lang. Ayan, 2x2 na po siya, guys. And then, after po natin matubay ito na siya, para yung space hindi na mamasayang, i-copy-paste lang natin siya. And then, ibaba lang natin para madagdagan. Ayan, kung makikita nyo. And then, paste pa ulit tayo para gawin naman natin 1x1. Ganun din. Right click, then size and position, and then absolute.
one by one, so 1 inch, 1 inch, 1 inch, and then okay, ayan, may 2 by 2 na tayo, and 1 by 1 picture, and then copy paste, right click lang, copy paste, right click, so pantay nyo lang, ayan, diba, dapat pantay po, para yung 1 by 1, 2 by 2, madali lang silang makakat. So, ganun din po dito sa baba, paste lang natin yung 1 by 1 para hindi masayang yung mga space na meron tayo. Ayan. And then, space, copy paste. Ayan, ang 2 by 2 natin. Ayan. Yung linya po na blue, yung linya na black, blue tuloy, yun dun po siya ikakat. Yun ang magiging guideline natin sa pagkakat nila. Yung linya ng black. Alright? Ayan. So, ipantay nyo lang mabuti kasi yan po yung linya ng ating 2x2 dapat ay pantay. I think it's okay na. Ayan. Pwede na. Ayan. Pwede na natin siyang i-print, guys. So, let's try to print ang ating mga pictures. Ang ating 2x2 and 1x1. So, nagamit din natin yung space. Nagamit natin silang lahat. Ayan. Hindi sila masasayang. So, try na natin kung glossy yung gagamitin nyo, guys. Siyempre, pang ano natin. So, try to print. Siyempre, ganyan. Click nyo lang. Tapos, print. Tapos, hanapin nyo lang kung anong papers ang gagamitin nyo. Printer properties. Ayan, plain ba or what? Kung ano po. Nandiyan po lahat ng setup. Photo printing, standard, etc., etc. And then, save muna natin. Baka mawala. Save these pictures. Ayan. 2x2. Wala. Save. Tada! Alright. Meron na tayo 1x1 and 2x2 picture. Gamit ang Microsoft Word. Alright, maraming salamat sa pagtutok nyo, guys. Sana ay meron po ako na ibahagi sa inyo sa paggawa ng 2x2 picture gamit ang Microsoft Word. Alright, bye mga kabangsi. Ay, shoutout po pala muna sa aking 20 members sa love and support. Shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko man kayo may isa-isa. Nandiyan lang po yan sa aking description below. And sa aking end ng video kong ito. Ayan, pinaplash ko po at pineplex ang ating mga members sa love and support. At shoutout sa mga ka-churcher team at ka-bangsi team, ka-milty team, and ka-organic team. And sa mga kaibigan ko dyan, kay Kuya Don Keng and kay Kuya Reaction TV. Shoutout sa inyong lahat dyan. At kay Kuya Oliver 31. Shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you sa walang sawang pag-suporta sa mga vlogs ko. Kay Ate, love you. Aspar and kay Sisi Noemi. Ayan, thank you. And Ate Sheila, thank you sa lahat ng Kastjerger team. Thank you so much sa walang sawang pagtutok sa akin mga premier sa inyong suporta. Maraming salamat. God bless and stay safe everyone. Love, love. Bye everyone!